na iba to ni Rafael ang hawak na folder na kakaabot lang sa kanya ni Pablo. Naroon ang impormasyon tungkol sa pagbili ni Kylie ng isang kondo. Hindi niya alam pero hindi niya gusto ang closeness ng dalawa ngayon. At talagang kumuha pa ng sariling matitirhan ng lalaki gamit ang dalaga. Sa tingin ko pa, isasamahan niya si Miss Kylie dito hanggang sa maayos ang pangalan ng ina dito. Matalim ang tinging pinukol ni Rafael kay Pablo. Di niya nagustuhan ang sinabi nito. Kung ganon ay ang lalaki na itong sumusuporta kay Kylie, maging sa financial. Kung sa ibang bansa malakas ang influence ito dito sa Pinas, sisiguraduhin niya, mapuputol na ang ugnayan nito kay Kylie. Di niya ito pwedeng hadlangan sa ospital ngayon dahil baka makahalata si Kylie. Isa pa anak ng pangulong ang operahan ng mga to sa sunod na linggo at masera ng isasagawang operasyon. Sa nakikita niyang record ng lalaki, marami na itong naging successful operation na same case sa anak ng pangulo ng bansa. Gusto ko na makuha ang iba pang detaling pinatatrabaho ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Marien ni Rafael bilin kay Pablo bago to pinalabas. Nang wala na sa harapan ng assistant, tinawagan niya si Marky na siyang may-ari ng buong building ng bachelor's pad. Magkasosyo sila doon ngunit wala itong nabanggit sa kanya tungkol sa pagbili ni Kylie. Come on bro, sobrang busy mo kaya di ko na ipinaalam sa iyong tungkol dito. Isa pa, hindi ba't wala ka namang balak balikan si Kylie? Kaya hayaan mo siya sa buhay niya ngayon. Seryosong tura ni Marky mula sa kabilang linya. The hell with that? Galit si Rafael na napamura. Di nagustuhan ang tono ng kaibigan. What is wrong with you? Bakit mukhang kinakain mo na ngayon ang mga salitang binitawan mo noon? Nakakalokong tumawa si Marky at gustong asarin ang kaibigan. Kung magkaharap lang sila, tiyak na nasuntok na siya nito. Never mind. Gusto kong bukas ayusin mo ang kasunduang pinapagawa ko sa'yo sa pagitan namin ni Kylie. Pag-iiba ni Rafael sa paksa. Sure! Nakangising tugon nito kay Rafael. Padaskol na binalik ni Rafael ang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon matapos puturin ang tawag sa kaibigan. Malalim na nag-isip at naiinip siya sa imbestigasyong pinapagawa kay Pablo. Pagdating ng Davao, natuwa si Marilu sa bagong bahay na nabungaran. Kinabukasan niya nakita ang paligid dahil madaling araw silang dumating doon. Ang laki ng ipinagbago at marami rin kabahayan sa paligid nila. Dati tahimik ang lugar nila pero ngayon, maingay na at marami rin bata. Mama, ako na pong susundo kay na Daryl sa airport. Magpahinga po muna kayo dahil napagod kayo sa biyahe. Dina, tumutol si Marilu sa gusto ng anak. Nitong mga huling buwan, madali siyang mapagod. Dala marahil ng katandaan na at mahina na rin ang immunity. Nag-arkela na lamang ng sasakyan si Kai Car ko upang masundo si na David. Tama lamang dating ng mga to para sa tanghalian. Si Nora nagluto ng masarap na pagkain na gustong kainin ng mga paparating. Malayo pa lang mula sa waiting area, tanaw agad ni Kylie si David at buhat itong kanyang anak kahit malaki na. Naluluhang napatitig siya sa mga ito. Di pa siya nakikita ng binata at palingalinga sa paligid. Ang mga tao sa paligid dito rin nakatutok ang mata, lalo na ng kababaihan. Namumukod tangi ang gandang lalaki nito sa lahat, lalo na nga't may karga pang bata. Admiration ang mababanaag sa lahat habang nakatitig kay David. Mukhang olerang ama ang binata. Lumipat ang tingin ni Kylie kay Lala na kasabay ng binata maglakad. Lalo lumawak ang ngiti sa kanyang labi nang mapagmasdan ito. Kung titingnan ang mga ito ay mukhang isang pamilya. Aakalain na ibang nararoon ay ito at si David ay mag-asawa. Hey! Tinaas ni Kylie ng dalawang kamay at kinawayan si na David nang hindi siya makita ng mga ito. Mommy! Sigaw ni Daryl na siyang una nakakita sa ina. Napatingin lahat ng nararoon sa gawin ni Kylie at lalo namang ha ang mga to pagkakita sa dalaga. Sino naman kasi ang hindi makakapag-react ng ganon? Ang akala nila ay ang lalaking kasama nitong asawa nito. Tapos ang ganda pa talaga ng dalaga na tinawag ng bata na ina. Sinalubong ni Kylie ang mga to at sabik na niyakap ang anak at kinarga ito. Kahit mabigat ito, kinaya na. Mommy, put me down. I'm so heavy na po. Nakangiting binaba ni Kylie ang bata matapos nung halikan sa pisngi. Sunod niyang niyakap si David at si Lala. Let's get home at malapit na ako matunaw sa mga titig nila. Pabulong pang tura ni David. Nagkatawanan si Nalala at Kylie dahil sa birong totoo ni David. Muli, binuhat ng binata si Daryl papunta ng sasakyan. At natakot na humaklit ditong ibang tao dahil sa sobrang kakuitan nito, di umano.
Pagdating sa bahay, walang humpay na iyakan mula kina Nora at Marilou. Halos pag-agawa ng dalawa si Daryl at sinusubuan ng pagkain. Lola, you look so pretty like mommy. Napangiti si Kailin habang pinapanood ang anak, buhat na ngayon ni Nora. Ang bata pa nito pero marunong naman bola. How about me? Toro nagtatampong tanong ni Nora sa bata. Pretty ka rin po pero unique ang kay Lola kasi siya ang mama ni mommy. Bibong sagot ni Daryl dito. Napangisi si David at komendat kay Kailin na ikinailing na lamang ng huli. Nang mapasilap siya kay Lala ay nginitian niya nga rin ito. Matipid ng ngiti ang sinukli nito sa kanya at hindi siya sanay sa ganong gawin ngayon ng dalaga. Lala, sasabay ka na ba sa amin pagluwas ng Manila bukas? Tanong ni Kailin sa dalaga na mapansin na malungkot ito. Alam niyang takabulakan ito at 4 years na rin hindi nakakasama ang pamilya nito. Pwede po ba? Biglang sumigla ang tinig ni Lola. Oo naman, kung na-miss mo naman kami, pwede ka rin dumalaw sa akin sa bahay ko sa Makati. Pero paano po si Daryl? Naramdaman niya ng lungkot muli at hindi sanay na mapawalay sa bata. Nakangiting hinawakan pa ni Kailin ang kamay ni Lala. Naunawaan niya ito at nagpapasalamat siya dahil itinuring nitong anak si ni Kailin ang kamay ni Lala. Pansamantala lang ito. Kapag naayos ko na ang mga dapat na iusin, magkakasama tayong babalik sa Milan bago sa Taiwan? Narito naman si Aling Nora na siyang aalalay sa kanila ni Mama. Kumuha rin ako ng isa pang katulong nila dito upang di sila mahirapan. Ikaw ay magpahinga at enjoy ang vacation habang narito pa tayo sa Pinas. Maraming salamat po, Ma'am. Napakabait niyo po at maunawain. Naruluhang gumante si Lala ng pisil sa kamay ng amo na nakahawak sa kanyang kamay. Matapos ang pag-uusap, di na dinalaw ni Lala ang kanyang bagahe. Liam siyang natutuwa na kasama pa rin siya sa lungsod dahil kay David. Alam niyang walang makakasama si Kailin sa bahay nito doon, kaya't naaawa din siya dito. Bukod sa masilbihan niya ito at mahagitan niya pa si David kahit sandali lamang. Panatag ang loob niya na iwan muna si Daryl sa pangangalaga ng lola nito. Yaya, I'm gonna miss you. Yumakap si Daryl dito at naglambing. Mamimiss din kita, baby ko. Don't worry. Tatawagan kita palagi, ha? Huwag makulit at pasaway sa mga lola mo dito. Opo, Daryl is a gentleman. Tahimik lang pinanood David ang dalawang nag-uusap. Nagulat pa siya na may magsalita sa kanyang tabi. Bagay sa kanya maging ina, no? Tudyo ni Kailin sa kaibigan sa mahinang tinig namang. Nakataas ang kilay. Pinukol si Kailin na nagtatanong na tingin ang kaibigan. Well, baka gusto mo na kasing magkaanak na rin. Nakangising sagot ni Kailin dito nang mabasa ang ilalaman ng isip ng binata. Nakangiting napailing na lamang si David sa kaibigan. Pagod siya sa biyahe kaya't maagang natutulog at bukas, biyahe muli patungo Manila. Di agad nakatulog si Kailin ng gabing iyon. Katabi niya sa higaan ng ina at ang anak. Sa kabilang silid magkasama si Aling Laura at Lala. Si David solo sa silid nito. Ngayon siya nakaramdam ng takot muli na baka makita ni Rafael ang anak niya dahil malapit na ito. Kinabukasan tanghali ang alas ni Kailin at muli nalungkot ang anak. Mommy, can I visit you there? Lumuhod si Kailin sa harap ng anak para magpantay ang kanilang mukha. Anak, maging busy si mommy at papa sa work doon. Si Yaya Lala naman kailangan na asikasuin muna ang sariling pamilya. Si Lola hindi maaaring bumiyahe dahil matatanda na. Then you can visit me here every day? Pangulit ng bata. I will, anak, but not every day kasi malayo ang biyahe. Napangusong labi ni Daryl at lumipat ang tingin kay David. Papa, please take care of my mom and Yaya. Magsama-sama muli tayo soon, anak. Kaya huwag kang malungkot. Isipin mo lang nagbabakasyon ka kasama si Lola, okay? Inaplos ni David ang ulo ng bata. I understand po. I'm just sad kasi tatlo kayong aalis. Naawa si Kailin sa anak. Sanay itong tatlo silang nakakasama hanggang sa nagkaisip to. Niyakap to ni Kailin na mahigpit at ayaw pakitang malungkot siya. Ganon din ang ginawa ni Lala na alam niyang nagpipigil lang din sa pag-iyak. Aalagaan ko po si Lola, Mommy, kaya huwag na po kayo mag-alala. Natawa si Kailin sa tinura ng anak. Akala nito nalulungkot siya dahil napawalay sa kanyang ina. Totoo naman yun, pero mas nalulungkot siya para sa anak. Marahil naiintindihan itong bilang isang anak, nalulungkot siyang mawalay sa ina tulad nito. Di na sila nagpahatid sa mga to sa airport dahil malayo at walang sariling sasakyan.
Pagdating ng Manila, sinama muna sila ni Lala sa tutuluyan ni David. Naroon ang sasakyang pinabili din ni David kay Kaylin. Walang problema ang driver's license ng binata dahil pang international iyon. You have a phone call. Tawag ni David sa kaibigan na abala sa pagpupunas ng lamesa. Katatapos lamang nilang kumain ng merienda. Nagpasalamat si Kaylin bago inabot ang cellphone. Iilan lang ang may alam sa personal number niya kaya tiyak importante ang tawag. Doktora, nakabalik na po ba kayo? Tanong ni Lucy sa dalaga. Yes, may problema ba? May emergency po kasi at walang ibang available na doktor. Napabuntong hininga si Kaylin bago sinabing papunta na siya. Di na ako makakasama sa pagkatid sa iyo, Lala, dahil may emergency sa ospital. Paalam pa ni Kaylin sa dalaga. Ayos lang po, ma'am. Salamat ng marami sa bonus. Nakangiting tinapik ni Kaylin sa balikat ang dalaga. Hinatid muna siya ni David sa ospital gamit ang sasakyan nito. Kahit wala pa itong alam sa lugar, madali lang itong tuntunin ang daan kung saan pupunta dahil may map naman. Tawagan mo ako kapag naligaw ka. Biro ni Kaylin sa kaibigan pagkababa ng sasakyan. Nakangising tumango si David sa dalaga bago pumasok muli. Nang wala na ang sasakyan, biglang naramdaman na naman ni Kaylin na may nagmamasid sa kanya. Pagtingin niya sa paligid, naroon si Trisha at nakasunod ang tingin sa papalayong sasakyan ng kanyang kaibigan. Oras na nang uwian na naka-duty ng mga oras na yon at siya, walang oras kapag emergency ang pag-uusapan. Di pa niya alam sinong pasyenteng kailangan niyang gamutin. Isang araw ka lang nawala, pero may bago ka agad man niligaw? Di alam ni Kaylin kung naiinsulto ba ang tanong ni Trisha o papuri. Lalagpasan niya sana to na magsimula itong muli. Mukhang mas mayaman siya kaysa kay Kevin. Kaya ba sumama ka kaagad? Salip magalit, ngumiti si Kaylin sa babae at nilingon to. Mind your own business. Nakasimangot na sinundan ng tingin ni Trisha ang pagtalikod ng babae. Ang yabang, may araw ka rin. Naibulong niya sa sarili bago tumuloy sa sasakyan para umuwi. Dumiretso na si Kaylin sa kanyang opisina. Pagpasok sa loob, gusto niyang tumalikod muli na makilala kung sino naghihintay sa kanya. Namasalubong ang tingin ni Lucy na babasa niya roon na wala siyang choice kundi magsinungaling sa kanya. Di niya akalaing hanggang dito sa ospital, control ni Rafael ang mga empleyado. Pwede na po kayong umalis. Magalang ni Kaylin na kausap kay Lucy. Matamang pinagmasta ni Rafael ang dalaga hanggang sa makaupo ito. Alam niyang dumating na to at tinagustuhan ang pag-asikaso nito sa lalaking yon. Anong kailangan mo at ginawa mo pang emergency para lang maistorbo mo ako? Matabang na tanong ni Kaylin sa binata. I'm having a headache. Maiksing tugon ni Rafael dito. Pinigilan ni Kaylin ang pag-ikot ng eyeballs habang di makapaniwala nakatingin sa binata. Gusto niya tong supalpalin pero sa nakikita niyang itsura nito ngayon, pinagliba na lamang niya. Mukha itong may mabigat na iniinda at di rin alam ano ang klase ng sakit nito. Tahimik niyang kinuhang maliit na flashlight na gamit niya at iba pang kagamitan bago lumapit dito. Totoong napadalas ang sakit ng ulo ni Rafael nitong mga nakarang araw at gusto lang maging doktor ay si Kaylin. Di ka ba nakatulog na maayos kagabi? Tanong ni Kaylin matapos masuri ang pulso at heartbeat nito. Halata sa mata ng binata na kulang sa tulog at stress. Kapag nagising ako mula sa panaginip, hindi ulit ako makatulog. May binuklat siyang folder at tiningnan ang record ng medication ng binata. Sinadya ni Kaylin ipakuha ang medical record ni Rafael noon dahil siya na ang hahawak sa case nito. Mismong chief executive ang doktor nito noon kaya't nagtataka siya bakit di nalulunasan ang sakit ng binata na hindi naman malala. Pag oras ng trabaho, ayaw niyang hinahaluan ng personal. Kaya nanatili siyang formal sa pakikipag-usap dito kahit ilang siya sa paraan ng titig ni Rafael sa kanya. Pwede mo bang sabihin ang paulit-ulit na panaginip mo para alam ko kung paano ka tutulungan? Tanong ni Kaylin habang nanatiling nakatoon ang mata sa files. Incomplete ang record kahit nangangapa siya. Hindi klaro pero lagi nasa panaginip kong isang babae. Nangangako na kahit anong mangyari, hindi ako bibitawan at iiwan. Biglang nagsisisi si Kaylin ba't na itanong pa niya yon sa binata. Hindi lang basta pamilyar sa kanyang bagay na yon, kundi alam na alam niya. Sa una akala niya, gusto siyang paglaruan ng binata. Di ko alam kung bahagi ba siya ng nakaraan natin o namin ni Harleen. Umangat ang isang sulok ng labi niya. Sinalubong ang nang-aarok na tingin ng binata. Gusto niyang matawa dahil sa kahit panaginip ay pinagdududahan siya ng lalaki tulad ng pagdududa nito sa kanyang pagkatao.
For sure, bahagi siya na nakaraan ninyo ni Harleen dahil mahal mo siya, hindi ba? Hindi niya naiwasang lagpasan ng sarkasamang tono ng pananalita. Ang gusto kong maalala, may mga panahong nawala ang aking imemorya. May ring sinalyapan niya mukha ng binata na halatang di komportable sa naging topic kanina. Paano kita matutulungan? Kung ikaw mismo ay ayaw mong tulungan ng sarili mong tanggapin ang nakaraan natin. What do you mean? Nangunot ang noon ni Rafael at naging matalim ang tingin sa dalaga. Alam mo sa iyong sarili kung saang bahagi ng nakaraan mo ang nasa panaginip mo? Di nagustuhan ni Rafael ang pagiging sarkasiko ng dalaga. Ayaw niya ring tanggapin na tama to. Kung ganon, kailan kong bumalik sa bahay mo. Tabihan ka sa gabi para maalala kong iba. What? Di na kailin inaasahan ganon ang solusyon na naisip nito. Yan ang payo sa akin isang doktor na nakausap ko noon para mapadali ang pagbalik ng aking alaala. Hindi maaari ang iniisip mo. Mabilis niyang kontra sa nais ng binata. Natatakot ka bang mahulog muli ang damdamin mo sa akin? Nangahamong tanong ni Rafael. Napaawang ang labi ni Kaylin at di makapaniwalang nakatitig sa binata. Simpatikong ngumiti to sa kanya at di niya yun gustong makita. Kung kasama niya ang ina at si Aling Nora, walang problema. Ito ang gusto niya para makaganti kay Harleen. Pero ibang sitwasyon ngayon dahil nasa probinsya ang kasama niya sa bahay. Of course not. Hindi siya apektado kahit ano pang mangyari sa buhay nito. Gusto niyang patunayan na wala na siyang pagmamahal para dito. Good, then... Pero hindi ka pwede sa bahay ko matulog dahil nasa bakasyon si na mama. Ayokong pag-isipan ng di maganda ng nobyo mo at baka gawa na naman ako ng di maganda. Wala siyang magagawa sa gusto kong gawin. Sisiguraduhin kong hindi kanya guguluhin. Gusto ko lang matapos na agad to. Yan din naman ang gusto mo, hindi ba? Para malinis ang pangalan ng iyong ina at makabalik ka sa ibang bansa kasama siya. Pagpapatuloy ng binata upang di na mag-isip pa ng ibang option ng dalaga. Sandaling napaisip si Kaylin. Sa kabilang banda, naisip niyang maganda ring pagkakataon to na wala ang mga kasama sa bahay. Magagawa niyang gusto at di kailangan mag-alala ng ina hanggat wala itong alam. Ngayon pa lang nakikinita niya ang galit sa mukha ng kapatid. Tama ka, mukhang mapapabilis nga yung naisip mo. Pero gusto kong may kasulatan at kasunduan sa bagay na to para masiguro kong kaligtasan ko pati na ang palinis ng pangalan ng aking ina. Napatiim bagang si Rafael habang pinagmamasdan ng dalaga. Nasagi ang bahagi ng kanyang ego sa isiping walang tiwala sa kanya to. Intayin kita bukas sa opisina para sa kasunduan. Tumango si Kaylin at di na lang nag-abala pang ihatid to hanggang labas ng opisina. Rafael, iho, may sakit ka ba? Nag-aaral lang tanong ni Luisa nang makita to. Pauwi rin siya na magsabay sila sa hallway. Tumigil si Rafael sa paglalakad at nilingon ang asawa ng tiyuhin. May binisita lamang akong kaibigan. Oh! Umakto si Luisa na mukhang nabunutan ng tinik sa dibdib. Nag-alala ko ng husto. Mabuti naman at walang problema sa iyong kalusugan. Kapag may naramdaman ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, okay? Tikaw mabibig, tumango lang si Rafael sa ginang. Ramdam ni Luisa na ayaw ng binata magsalita pa, kaya nagpaalam na siya rito na mauuna na. Mabagal ang mga hakbang na tinahak ni Rafael ang daan patungo ng parking lot. Pagkasakay ng sasakyan, hinarap siya ni Pablo na siyang kasama ng kanyang driver. Pabantayin mo ngayong gabi ang lalaking iyon. Tukoy ni Rafael sa kaibigang doktor ni Kaylin. Yes, sir. Sagot nito kasabay ng pagyukod ng ulo. Nagpaiwan si Pablo sa ospital. Inihatid na ng driver nito ang amo nila. Nakangiting napailing siya habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan kung sandunan ang binata. Kanina nang malaman na nakabalik na si Kaylin, kita niyang di mapakali ang binata. Agad din tong kumilos nang malaman na hindi agad lumabas ng pad si Kaylin. Lahat na ibabalita niya rito ay tanging tungkol lang sa bawat kilos nila Kaylin. Di niya sinasama ang mga taong nakakasama ng dalaga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!